Ang tagumpay ay nagsisimula sa maliit na pangarap. Ituro mo ang daan patungo sa tagumpay. Sa para lang ito, makikita natin ngayon ang paglalakbay ng isang gurong lalaban. Lalaban para sa pangarap. Graduate ng Bachelor of Physical Education sa Cebu State University, may campus with flying colors. Pwede mo po ba masabi or makwento sa amin kung saan ka po nagsimula? Okay. Ang aking magulang, ang aking tatay ay isang tricycle driver at ang aking nanay ay plane housewife. At tatlo kami magkakapatid. Nakatapos ang aking kuya ng kolehiyo bilang automotive, pala pangalawa hindi naman sa kasamang palad. At ako ang naguhuling alas sa aming pamilya bilang muso. Nangarap ako noong ako ay elementary bilang maging isang guro balang araw. At naging pangarap ko yun hanggang ako yung naging senior high school. Kalaunan, nung ako'y kumukuha ng exam for admission sa Cebu State University. Nakita ko ang isang puting uniform and that is for nursing. Gawa ko niya yung nanay ko. Magusto ko mag-nurse. At sabi niya, anak, wala tayong pera. So, nagsip-isip ako, babalik ako sa dati mong pangarap. At ano yung pagiging ko? Hindi ko pinangarap na maging isang pero gusto kong magkaroon ng bagong challenge sa buhay ko. So, I took PE major as my major and not English. So, ayun, hindi kami ganun kayaman, hindi naman ganun kami kahirap. Ang tatay ko ay isang tricycle driver at bago ko pumasok sa klase, inaantay ko siya na dumating sa bahay. Inaantay ko ang 150 pesos na baon ko. Puntang school. At honestly, wala akong pang-snacks. Ang meron lang sa akin ang pang-lunch. Ang pang-lunch ko lang 30 pesos. Kasi the rest of it, pang-size ko na pa-uwi at pa-pasok. So, ayun. Doon nagsimula ang lahat. At nahilig ako sa mga challenges sa buhay. Paano niyo po nasusuri ang pagiging epektibo ng inyong pagtuturo? Okay. Malalaman mo effective ang pagtuturo mo kung ang estudyante mo ay mayroong engagement sa'yo. Yung adun yung hindi ka lang puro turo. Kumbaga, adun dun ka bilang ate nila, bilang nanay, bilang kuya, bilang tatay. Dun mo makikita na effective teachers ka. That you did not touch the brain but the heart also. Ako ayoko ng puro utak. Gusto ko na may puso. Kasi after na pagtuturo ko, for sure, after the quarter, makakalimutan agad yun. Pero yung bonding, the jokes, happy moments, hindi yun makakalimutan. And yun yung mata ko sa buhay. Hindi ako yung teacher na ganun katalino, na ganun ka-specific sa mga tinuturo. Pero naniniwala ako na paglalabas ang estudyante ko sa apat na sulok ng silid-aralan, meron silang natutunan sa akin. Bukod sa lesson, kundi sa lesson sa buhay. Thank you po, sir. Pero we have last question po. Meron po bang anumang hindi namin natanong ngayon sa nasa tingin nyo ay mahalaga para sa amin na malaman tungkol sa iyo bilang guro? Ah, okay. Kung narinig nyo kanina yung unang sinabi sa unang yung tanong, yung mantra ko sa buhay na the best gift in life is to be forgiven, be forgiven. Why? We are seeking for the eternal happiness, yung kasiyahan sa kalooban.
hindi kasiyahan sa panlabas. Marami tayong pinagdaraanan sa buhay, maraming galit, maraming hindi kayang patawarin ng puso, nagkalang kabilis. Pero dahil sa kagustuhan kong sumaya, dahil sa kagustuhan kong mabuhay ng payapa, dahil sa kagustuhan ko na ang puso ko ay magaan, na kahit anumang oras, ay matanong ako ng isang tao kung ano nagpapasaya sa iyo, nagpapasaya sa akin na humingi ako ng tawad sa taong nasaktan ko at sinaktan ako na hindi sinasadya. Dahil ang kagustuhan lang naman sa buhay ay ang maging masaya. Ang material na bagay sa akin ay hindi mahalaga. Pero ang kasiyahan sa kalooban ang mahalaga sa akin. Kaya kong ipagpalit ang lahat para sa mahal ko sa buhay. Kaya kong itigil ang trabaho ko para maalagaan ang magulang ko. Kaya kong magtrabaho sa bukid. Kaya kong magbilad ng palay. Kaya kong magbenta kung ano-ano para lang sa magulang ko. I've been there. Papasok ako sa school ang baon ko. 150, 100. Walang lunch, walang snacks. Mabawag ko doon pangarap ko. But still again, I feel useless. Why? Despite of many awards, outstanding awards, local, national, especially regional, ang dami ko natatanggap. But I feel useless. Why? Kasi, nakagraduate ako ng cum laude. Naging student review ako ng ISU system. Ang dami kong awards. But still again, hindi ko mabigay pagustuhan ng magulang ko. Graduate na ako mag-isang taon na. But still, wala pa ako nag-provide sa magulang ko. Hindi ko pa sila natutur. Hindi ko pa masagot yung bill sa bahay. Puro sarili ko pala. At hindi ako yun. Kasi ang gusto ko lang, yung kasiyahan ko. At doon yung iiyak ako tuwing gabi. Kasi ano na bang naabot ko? Ano na bang nakatunayan ko? Yes, I am the regent. I am the president. But I'm still useless. Who am I? Sino ba ako? Yun yung tanong ko. Mahirap. Pero kailangan lumabay dahil may pangarap. Hindi gumabata yung magulang ko. Ilang taon na sila. Yung tatay ko nagpapasada pa rin till now. Yung nanay ko, hirap pag-budget. Hindi ko alam kung paano. So, sa kahit ano mang hirap ng buhay, hindi ako sumusuko. Kasi gusto ko, isang araw, bakit ako yung nanay ko, natutuwa, nakuha niya yung gusto niya. Ang pinakamapangarap na nalas, makuha niya ng alahan sa gusto niya. Isang tunay na alahas. Na hindi ko mabigay ng tao. Na sabi ko, pag nag-graduate ako, may alahas ka na. Makakapunta na tayo ng Ilocos. Punta na ng Baguio. Punta tayo ng Boracay. Pero hindi ko magawa. Kasi I am useless. Hindi sapat yung experience ko. Hindi sapat yung kagalingan ko. Hindi sapat yung awards ko. Hindi ito yung pinaplano ko. Hindi ito yung kamustuhan ko. Pero ito yung nangyayari sa buhay ko. So, anong ginagawa ko? I'm still walking. Gusto ko pa rin maglakad. Kahit ilang beses na ako nadapa. Kasi pag nadapa, kapag hindi ako bumangon, kawawa yung magulang ko. Ako na lang nakasakahin nila. Kagabi, nagkana si Dennis Papa, gusto paan niya.
So, sabi ko, paano mo masigit pa yung nangyari? Saan ako po, saan kami kukuha ng pera pang hospital? Buti na lang meron akong saving kinds pa paano. Naibigay ko, nagamit ko para sa hospital ko yung papa. At naimin naman namin siya, buti na lang, minor injury lang. So, sa mga estudyante na nanonood, huwag kayong matakot pangarap. Huwag kayong matakot malumpok. Dahil ang buhay ay isang paglalakbay. Patuloy lang maglakad sa tamang daan man o hindi. Pag nadapa, tumayo. At isipin ang pangarap. At isipin ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. At isipin kung bakit nandyan ka. Kung bakit ka nabubuhay. Kung bakit gusto mong lumaban. Dahil sa huli, nandun pa rin ang tagumpay. Sa huli, sandali ng dokumentaryong ito, na ilahad ang maliit pero magandang buhay ng isang guro. Kung nadapa ay tumayo, lumaban lang at huwag sumuko. Nakarin mo ang pagsubok. Dahil sa huli, maaabot mo rin ito. Thank you.